araw sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Ay, oo nga, no? 12 noon na pala. Half-body ka lang da. Oo nga, no? Ano kasi, zigzag itong dinadaanan natin. Nasa kahabaan tayo ng Sumulong Highway at sakop tayo ng Antipolo City. Naalala niyo mga kabayan yung kumain tayo sa Didigis? Ito, may nag-recommend na mga kasama natin sa Galaan na mayroon daw magandang kainan dito sa may Sumulong Highway. Itong Oscar. Kaya bibisitahin natin at maganda raw yung view. Dito na tayo eh. Sasabihin ko sa inyo mamaya yung exact address or location. Nasa ways ito mga kabayan ha. Kaya mandali nyo rin matutuntun. Ito. Ito siya. Eugenio Lopez Center. Ito. Ay, oo, yun na pala kayo, Scars. Ito mga kabayan ha. Eugenio Lopez Center. So, akit tayo. Brilliant chillin. Malamang maganda nga ang view rito. Bet makalagay ano 6. Ha? 6 PM to 11. Siguro may oras yung Ang alin? Yung dinner. Ano ba nabasa mo? Parang sa dinner yung nabasa. Dinner nabasa mong si Aristo, ano? Oscars. Ah, Oscars? Ay malalaman natin dahil nakita natin doon sa website nila 11 to 9 PM eh. Mm. Ang open. Kumbaga ba yung bracket siguro ng ano sila? Ay malalaman natin. Maraming kainan dito sa Antipolo, mga kabayan. Malapit lang dito yung Cloud 9. Oh. Yung napuntahan natin. Message sa na. Eh. Bakit ka talaga? Ngayon may ano. Oy, okay dito mga kabayan. Ay, ang ganda nga ng view. Okay dito ha. Sana open. Oh, ayan na. 360 views yata ito eh. Ay, grabe. Ang ganda ang view. Oh. Ang ganda dito. May bago na naman tayong toplas na magandang kainan. Ayan, may mga sasakyan. Malamang open. Salamat sa rin. Yung Oscars pala nasa Eugenio Lopez Center. Good morning! Good morning! Pagpasok natin, doon tayo makakakuha ng information kung ano nga ba ang mayroon dito sa Eugenio Lopez Center. Malaki naman palang sakop. Mukhang maganda nga dito. Yes, this way. Ay, hindi lang yata ito yung restaurant ang meron dito eh. Ito ang reception. Mm-hmm. Hi ma'am, good morning. Hi. Good morning po. Ask ko lang kung ano bang meron dito sa Eugenio Lopez Center bukod yes, sa sir. Restaurant. Bukod sa restaurant sir, we are hotel po. Bali, ito po yung mga rates po natin. Bali, dun sir, yung po natin, we have 4 types of room. We have deluxe room, executive, and suite and premier suite po sir. Then, yung mga rooms naman po natin, it comes with breakfast na po. Plated breakfast po, sir. And then, we also accept
wedding reception and the wedding preparations po. Meron din tayong corporate events po, sir. We have function area that we can accommodate corporate events po. And then, if ever naman po, kung gusto po nilang mag-day tour po, meron tayong package for day tour rate. That's inclusion na po ng 500 pesos food voucher po from Oscars po. So, halimbawa, Mama Mimi, eh, halimbawa, katulad namin ay kakain lang sa Oscar. Yes, po. Pwede ba kami mag-tour dyan sa itong lugar na ito? Itong day-tour rate po ba natin, sir? Mamaya, pwede ba namin makita yung pool na yan? Pwede po, sir. So, hindi na kami magbabayad ng presyo na yan? Yes, po, sir. Ito namang rate na to is for the use of our swimming pool po. Ah, okay. Sige. Kung magtutour lang naman po, sir, wala naman po bayad po. Okay. So, hindi naman ba kalayuan ng pool dito? Ah, hindi naman po, sir. If ever, dito po, makikita nila sa kaliwa po. Paglabas po nila ng upper terrace po. Magmula dito, Mama Mimi. So, ito ng pinaka-restaurants ng Oscar. Yes po. Tapos dito sa baba? Sa baba naman po, sir. Yan naman po yung mga function area po natin. Yung lecture room 1, 2, 3. Then, we also have indoor restaurant po sa baba. In case naman po na meron tayong event dito sa taas, sir, yung restaurant natin sa baba is pwede natin magamit po. Pwedeng makita mo may mga rooms? Sure po. Silipin nga muna natin yung baba. May art gallery pala dito. Ayan, visit na lang kayo mga kabayan dito ha. Dahil mayroon palang day tour. Medyo malawak ito. Baka hindi natin makakain. Ayan. Sige, pinakita ko lang sa inyo kung anong meron dito sa baba. Maganda. Dito. Tingnan natin dito. Palabas ng pool. Ayun. Makikita natin yan mamaya sa taas. So, ipakita ko muna sa inyo kung sino si Sir Eugenio Lopez. Ayan siya. Itong Oscar restaurant mga kabayan ay ito ay a la carte, hindi ito buffet. Thank you sir. Thank you sir. Ang ganda dito. Naku, hindi ko na ilagay yung windproof sa mic natin, sweetie. Hindi na makalakasan. Oo. Parang hilipad. Uy, umaambun. Oo nga eh. So, hindi na natin dinala yung drone at umaambun. Yan yung part ng Mandaluyong. Saan? O yun, yung lugar na yan. Hindi ko alam, Mandaluyong, Eastwood. O yun natin ang Makati. Hindi ko na alam. Basta sama-sama oo. Na sila. Malapit lang naman ito mga kabayan eh. Depende lang sa traffic. Halika, baba tayo.
At titignan natin yung swimming pool. Saan? Meron? Doon, doon. Halika, sama ka. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung area. Ang laki, oh. Isang buong bundok, ano? Anong isang buong bundok ka dyan? Ang laki-laki ng bundok. Ay, ito ang pool. Sige. Daming dahon. Ay, ang lakas ng hangin, eh. Oo. At least dahon yan. Hindi basura. Mm-hmm. Halika, baba tayo dito. Halika dito, sweetie. Yung sinasabi mong helipad. Umaabon! Ha? O dyan ka lang. Ako na lang. May sombrero ako. Titignan ko lang yung view ng restaurant pang bula dito. Mamaya, pagkatapos natin kumain, ayun niya kaya Ma'am Mimi, ipapakita sa atin yung mga rooms. Oh, ang ganda mag-paraglide dito. O-order lang tayo ng mga ilang klase ng food dito, ha? Ang importante itong area. Makita nyo. Ayan. So, hindi na pala natin kailangan magpalipad ng drone. Kitang-kita na dito. So, itong area natin, kasama ito sa function kung sakaling may birthday, wedding, at kung ano-ano pa. Ang ganda. Umaambo na. Mas, ayun, Eagle. Lalo sigurong maganda rito pagka gabi dahil yung mga ilaw. Ito pala, kasama rin sa Biodic itong lugar na ito. Ah, sandali, meron pa pala dito, eh. Wait lang, sweetie, ha. Diyan ka lang. Maski pala sabay-sabay ang event dito, ang laki ng area. Pili na lang kayo ng lugar kung saan nyo gustong pumisto. Yun nga lang, hindi pwede dito pagka umuulan. Super ganda. Tingnan na natin ang kanilang mga food. Maraming salamat. Lagi nakalock yan dahil nga malakas ang hangin. Di ba, sir? Lagi nakalock dahil malakas ang hangin. Ito ngayon ang view pagkalimbawang hindi nakaharap sa light katulad niya, no? Halika na. So nag-order lang tayo ng tatlong klase ng food. Kasi alam niyo kung bakit tatlong klase lang. Kasi hinahanap natin yung kakaibang dish. Dahil sa karamihan natin na pumunta ng restaurant ay pare-pareho. Pero ito yung karamihan dito ay Filipino food. Mm-hmm. Kaya titikman natin yung sinasabi nilang kakaiba. So ito yung unang order natin at una natin titikman. Mm-hmm. Dahil masarap ito pag mainit. Ito siya, mga kabayan. Ito yung sinigang na liempo sa pakwan. Di ba, kakaiba? Oh, ayan siya. Uy, ang ganda. Tikman, tignan. Ang laki ng ay, busog na busog sa laman, oh. Ang dami. Oh. Ay, ang daming laman. Punong-puno. Ito naman yung pangalawang order natin. Itong pork. Porchetta. Porchetta. Ito siya, merong tomato cherry. French beans. Ah, ito pala yung sinasabi kong sitaw doon, yeah, sa may ano, lechoneria. French beans? Yes. Okay, tapos hindi ko alam kung anong klaseng luto ito. Inihaw nga ba ito? Hindi. Or parang lechon.
Parang lechon na inadobo, parang ganun. Ay titikman natin mamaya yung texture niya saka yung lasa. Ito siya, oh. Oh. Ay malambot siya. Oh. Lechon kawali. Lechon kawali. Tapos ito naman yung pangatlo nating order. Ito yung tortang talong with seafood aligi. Oh, ito siya. Ito yung pinaka-aligi. So, pag-upo nyo dito sa mesa, ito yung pinaka-complimentary nila, yung starter. Ayan. Ito naman yung rice na good for two. Oh. Bago tayo kumain mga kabayan, or bago natin tikman lahat ng food, eh dito nga pala ay pwedeng walk-in saka reservation. Pareho. Tikman na natin. Umuusok-usok pa din. Ibig sabihin, pareho din ng halo ng typical na sinigang, yung mga gulay niya. Ang may iba lang siguro ito, yung pakwa ng pinang-asim. Ginamitan na siya ng pampaasim. May asim din siya ng konti. Binalance doon sa lasa ng pakwan. So, ibig sabihin, hindi siya masyadong kaasiman. Malambot ah. Malambot yung meat. Mm-hmm. Tapos yung part nga ng meat niya ay talagang liempo. Liempo. Magugustuhan ng mga bata to. Dahil hindi masyadong kasiman. Tama. Tapos, lumamang ng kunti yung lasa ng pakwan. So, itong titikman natin, itong pork porchetta. Ay, parang lumamig na, no? Kain na pa kasi. Ano, sayang, lumamig na. Mako yung gulay. Oo, lumamig na siya. O, medyo kumunat na siya, oh. Wala naman akong nararasahang something special. Lechong kawali na may gravy. Tignan natin itong gravy. Pag sanay ka ng kumain ng mga ganito, parang niligyan mo lang ng gravy, no? Gravy na kakaiba ang lasa. Na parang gravy na ginawang sosyal. Yung lasa ng kanyang gravy, parang meron siyang herbal na nilagay ng konti na ang lasa niya ay hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag. Pero okay ha. So ito yung kanyang skin. Eh, makunat na. Oh, hindi ko lang alam kung lumabig na talaga siya. Nababad na siya sa gravy. Oh. Pero okay yung lasa mga kabayan ha. Oh, malambot siya oh. Maganda yung texture ng meat. Bukod na lang dito sa skin. Sayang, papapakin ko sana. Bagay na bagay ito sa hindi na masyadong mahilig sa pork katulad natin dahil yung timpla niya hindi masyadong maalat. Kaya medyo nauubos na. Okay siya mga kabayan. Yung sinasabi ko kayo nang wala akong natitikmang parang something special. Kasi nga, in-speak ko dito yung kakaibang ano talaga. Kakaibang nasa. Anong diba? Dalaga? Yung gravy. Yung gravy. Ito, ito. Ibang klase yung gravy nila, hindi ordinaryong gravy. Malamang itong mauubos. Masarap eh. Oh, yan siya. Diyan ka na lang. Ang mas masarap nito mga kabayan, dito natin ilalagay ang rice. Total ubos na eh. Ayan. Tama. Di ba? Yan. Itong naubos. Ang sarap eh. Ito lang titikman natin, itong tortang talong with seafood aligi. Ito siya. Sige. Ano ba itong mga lasa ibabaw niya? Garlic, onion, tomato. Yung parang talagang hinahalo sa torta, ano? Yung budbud. Parang may lasa siyang bagoong. Tignan mo, yung budbud. Hindi bagoan. Ano? Yung parang alamang na sinangag. Sarap yun ah. Yun ang naamoy ko kanina pa. Nakakaiba. Sabi ko wala naman tayong in-order na parang crispy shrimp. Yun ang naamoy ko. Ito pala siya. Ito. Hmm?
So nasa loob pala ng egg yung ano, yung ayan oh, yung mga iba pang ingredients. Mm, merong mga green peas. Ayun oh. Mm. Ay, oo nga. May green peas sa ilalim. Mm, yan pa. Bukat ka tinan natin. So ayan, para siya may bacon. Ah, may shrimp. Ay, malalaki yung shrimp niya. Oh, ayan. Masarap siya. Nakalimutan yung lasa. Yung shrimp na parang binalot sa saging. Pinais na. Parang ganun? Lagyan mo nito. Wait lang, ha? Tinitignan ko pa yung pagitan ng egg sa kayong talong. Meron pa ako nakikita, oh. Hmm. Ito, oh. Meron pa. Marami pa, oh. Parang fish. Hmm? Itlog na malat. Oo. So, ang lasa nitong tortang talong na wala pang seafood aligi, ito nga yung hibi na sinangag na hipon. Tapos, yung gitna, yung lob-lob niya mismo, green peas. Tapos, itong shrimp na maliliit, di ba? Ganun hiniwa, din. Hiniwa. Hiniwa na sariwa siya, sariwa. Na para siyang lasang yung pinais nga na binalot sa saging. Tapos, pagitan naman ng egg sa kayong yung eggplant, itlog na maalat. Ito siya. Lalagyan natin ng seafood aligi. Yeah. Ito ba? Ito? Mm-hmm. Mm. Yan. Yan yung pinaka ano niya. Mm. Tikman mo, sweetie. Tikman mo. Ikaw na mauna muna. Tapos, tikman mo yung egg. Titikman ko naman yung may aliging talong. Maasim-asim. Yung seafood niya, yung ano, aligi? Mm-hmm. Mm. Maasim nga. Tikman ko nga ng puro. Masim. Parang ano, nakatikim na kayo ng tuba. Parang pinakurat. Oh, yung pinakurat. Oo. Mm-hmm. Oh, nilagay ka na naman. Kaka, sorry. Kuha ka na lang ulit. Yan. So, ayaw mo ng asim. Ayaw. Yun. Mas okay na siya nung wala siyang seafood aligi. Yung mga natikman nating dish, ilan lang sa mga dish nila dito sa ipapakita namin sa inyo doon sa menu. Ipapakita ko lang sa inyo mga kabayan yung pinaka main course nila dahil makapal pala ito. So ito na yung mga kinain natin. So okay dito, walang service charge. So ayan na lang babayaran natin. Yan. So yung mga kabayan, kasama natin si Sir Brian dito sa reception. So bago natin ikutin yung ilang rooms dito, ay ito palang location natin at kung saan tayo kumain ay dati pala mga mansion ng Lopez's. Kaya sinabi ko nga Lopez's, ibig sabihin lahat ng mga company ng Lopez group and companies dito lahat nagmi-meeting, nagsi-seminar, exclusive lang sa mga Lopez.
na-open po to for public is the year of 1997 po. So 26 years na po ongoing itong First Philippine Realty Corp, which is the ELC group of companies. So bali, ilang rooms ba ang titignan natin na Sir Brian? Sir, bali po ang showrooms natin today is the Executive Room, Deluxe Room, Premier Suite, and Suite Room. So today, ongoing po tayo sa Executive. Ang Executive Room po namin is triple sharing. Ang Executive Room is 11 rooms in total. Ang Deluxe Room po natin is 23 in total po. That's twin sharing. And the Premier Suite and Suite Room po is only 40 rooms po. Total of 30. Ilang room? 38 lahat? Yes. So, this is the room 1, Executive Room po, triple sharing. Sharing pala ito. Yes. So, this is the room po na Executive Room. This is 30 square meters. Today po, 4 single beds po ang nakalagay since may incoming tayong corporate event for tomorrow. Then the bed size po is 6.5 feet by 3 feet. So upon request po, kung gusto po ng client is ang bed type is bed together or queen size, pwede naman po kami import. Magkano ang rate nito, Sir Brian? The rate po of the Executive Room is 5,500. Then for the extra bed is 1,100. So ano ba ang makikita dito pag binuksan itong blinds? So sir, ang view lang po na Executive is may parking area. Ah, parking area. Yes. This is po. Okay naman ang wifi dito? Yes sir, okay na wifi for your wifi. Okay. So this is the deluxe room. So ito yung deluxe? Yes po. Okay, tingnan ko muna itong ano bang pagpasok dito. Makikita nitong cabinet. Yes, sir, yung cabinet. Dito po sa side is the toilet. Comfort room. Yes. Oh, okay. So, amenities po. Toiletries. So, magkano naman ito, Sir Brian? Sir, deluxe room is 4,400, good for 2 packs. So, ang amenities po is swimming pool. Meron po tayong basketball court and tennis court sa baba and open area po. So, pwede rin po sila magdala ng bike dito. Dahil meron po kaming bike trail, pero today closed lang po siya since yung weather is gloomy. So, dito sa deluxe room po, sa main level, meron tayong common veranda. Rooms 4 to 11 po, may common veranda siya. So, nandun po yung room deluxe 4. Tapos, dun naman po yung room 11, which is the premier suite. So, okay yung lugar dito dahil yung view. Yes, sir. Yan po yung mapagmamalaki na Oscar. So, hidden gem po namin itong, hidden gem po ito sa Antipolis. Oh, talaga. So, ibig sabihin, yung doon, sa tawag dito, yung nang pinuntahan natin, mas mahal, mas kinaka-facing sa parking area dahil for sharing. Yes. Yes, sir. Dahil spacious din po siya. Yun po ay 30 square meters. Ito naman po is 28 square meters. So, good for twin sharing lang po talaga siya. Good for couples. So, magkano ulit? 4,400 po per night. Okay. This is the Premier Suite, sir. Premier Suite? Yes. Sa mga suite room po natin, meron po tayong connecting door para po maging family room siya, which is this one. This door po is the connecting door na deluxe room. So, ibig sabihin, pag halimbawa may kasabang ibang family or kaibigan, pwede dito? Yes po, sa kabilang area, sir. Nabubuksan ba ito? Ito po, sir, kinuklose lang po. Pwede po siya ipa-open once kung gustong kunin na for family room. Oh, tama. Yes. Sige. So, ito po is the lunch area ng Premier Suite. Then, meron po tayong smart TV. Then, nasa loob po yung bedroom.
Oh, okay. So this is the bedroom po, the premier suite. This is the king size bed po. This is good for 2 packs only, sir. Mostly, nag-help din po kami ng wedding preparations dito. Ang kinukuha ng mga clients natin is this room po, the premier suite and the suite room. So ito po yung comfort room ng premier suite. Uy! Kita ko sarili ko. So magkano ito? Sandali, pakita ko lang muna ito. Okay, So magkano ito, Sir Brian? 8,500 per night. Yes. Magkano nga pala ulit yung extra bed? 1,100 po. Okay. Sige. Meron pa ba tayong titignan? Yes, sir. Suite room sa baba. Suite room sa baba? Yes. Okay. So ang pupunta natin mga kabayan, ang suite room, ha? Yes, sir. Magkano yun? 6,500 per night. 6,500 per night. Ito ang suite room. Yes. Ano naman ang makikita sa labas dito? So, sabi ko nga po kanina, lahat po ng suite room ay may connecting door na deluxe room para po maging family. Okay. So this is the lunch area po. Then this is the suite room. So mostly, ito po yung kinukuha for wedding preparations. So ang makikita niyo po is the city view of Metro Manila Scala. Ah, diyan kami galing, ah. Ayan, sir. Oh, ang ganda rito. Oh, yun. Doon din ako galing kanina. Diba tama ako? Function area din yan? Yes, sir. Pwede po siya po for social gatherings. Pwede po siya for wedding ceremony and reception. Oh. Okay itong suite room, mga kabayan. Ilang suite room ba meron dito? Dalawa lang, sir. Dalawa? Tapos yung isa premier suite yung nasa taas. Okay. Okay itong view rito. Saka parang feeling ko itong room na ito ay napakaaliwalas. Oh, ang ganda oh. Ito yung pinakamagandang room na naipakita mo sa amin siya, Sir Brian. Nagustuhan ko yung design, yung view, oh, saka yung color, maaliwalas na maaliwalas, di ba? Okay. So, 6,500 ito per night. Yes, sir. Okay. So, ito yung connecting room niya. Yes. Okay. Okay, shoutout portion tayo. Lumakas na naman ang ulan. Shoutout kay Richard Tupas. Shoutout po. Shoutout kina Sian, Paul, Max, Damian, at Thursday. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout kin na Vicky at Ernie ng California! Shoutout po sa inyong lahat! Hello po! Shoutout kin na Dana, Diane at Dane! Shoutout sa inyong lahat! Ang ganda ng name nila! Triple D! Yes! Shoutout sa Romero family! Shoutout po! Arsiga family! Shoutout po sa inyong lahat! Landrito family! Shoutout po sa inyong lahat! At Siki! Nibyo ng Imos, Cavite at Las Piñas. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout kay Wins Life ng Florida, USA. Shoutout po. Birthday greetings tayo. Happy birthday kay Evany Grace Casonoran sa September 9. Ah, advance happy birthday. Happy birthday kay Crystal Diane Silahis.
Happy birthday! Happy birthday kay Carlito Casalas sa September 17! Happy birthday in advance! Happy birthday kay Jim Bagalaska na Ireland! Advance happy birthday po! Happy birthday kay John Kevin Kaasi ng Taytay Rizal sa September 13! Advance happy birthday po! Happy birthday to my wife, Cora Chrysler, on September 6 from Lolo Rob! Advance happy birthday! Tomorrow na yun ah! Oh, happy birthday! Oh, happy birthday! Oh. Happy birthday kay Hazel Villamin sa September 12! Advance happy birthday! Advance happy birthday kay MJ Garcia sa September 17. Hi MJ, advance happy birthday to you. So yun, shout out sa inyong lahat at happy birthday sa lahat ng mga celebrant ngayong month of September 2023. Bye! Happy birthday! Bye! Bye-bye! Paul, at sa inyong lahat, ingat po lagi. God bless. Okay, uwi na tayo!